This is SMNI News Channel, Truth That Matters. Sa iba pa nating balita, mga kabayan, naniniwala ang kampo ni presidential aspirant Bongbong Marcos na nakatulong ang mga kritiko ng dating senador para mapanatili nito ang pangunguna sa mga survey. Nangyari ito matapos umanong lumabas si Marcos Jr. bilang nangungunang kandidato sa presidential survey na ginawa ng Lilo Research. Base kasi sa survey na ito, makikita na muli na namang inilampaso ni BBM ang kanyang mga kapwa presidentiables. Kung saan nakakuha ito ng 64%, halos kalahati ang lamang nito kay VP Lenny Robredo na nakakuha lamang ng 16%, Moreno at Pacquiao na nakakuha ng 7%, at Senator Ping Lacson na may 4%. Sinabi pa ng kampo na tinutulungan ng mga kritiko si BBM na palawakin pa ang kanyang pangunguna sa mga poll survey. Sa naturang survey na isinagawa ng Lilo Research, sinabi ng kampo ni Marcos Jr. na 64% ng 3,000 respondents na na-survey mula Enero a 17 hanggang a 23 ay pinili ang dating senador bilang kanilang kandidato sa pagkapangulo. Ayon sa Facebook page nito, ang Lilo Research ay isang full-service polling at strategic research firm na dalubhasa sa political, governance, social, market at corporate research sa bansa. Kasunod ng panibagong pangunguna sa isang national survey sa eleksyon, sinabi ng kampo ni Marcos Jr. na siya at ang kanyang katandem na si Davao City Mayor Sara Duterte ay nananatiling mapagpakumbaba at sa halip ay nakatuon sa pagtalakay sa kanilang mga plano at programa para sa taong bayan. Kaugnay naman sa mga debate ng presidential candidates, ayon sa kampo ni Marcos, hindi nila papatulan kung ang layunin ng debate ay pag-awayin lamang ang mga kandidato. Samantala, nilinaw naman ang kampo ni BBM na walang away sa pagitan ni Bongbong Marcos at ni Pangulong Rodrigo Duterte. At kung tatanungin sila, mahalaga pa rin daw na makuha ni Marcos Jr. ang endorsement ng Pangulo. But if it's forthcoming or not, that we all have to wait and respect whatever process that the President must go through with respect to his party, the PDDS, and as well as his core group with the PDP laban. Matatandaan na nauna nang inanunsyo ng Pangulo sa kanyang Talk to the People na hindi muna ito mag-i-endorso ng kahit sino sa mga tumatakbong Pangulo.